Maraming kwento na ang tumakot sa atin. Mga kwento ng multo, white lady, engkanto at kung ano-ano pa. May mga taong nakaranas na makaramdam o makakita ng mga kakaibang nilalang na iisipin natin kung ito ba'y totoo o hindi. Kathang isip lamang ba o bunga ng malikot na imahinasyon ng tao, dulot ng takot. Tatlong kwento ang nais kong ibahagi sa inyo at kayo na ang humusga kung ang mga ito ba ay totoo o imahinasyon lamang. Alas 3 ng madaling araw na makaalis si Berto sa inuman. Medyo nalasing siya ng konti kung kaya't saglit siyang naupo at namahinga. Ngunit naisip niyang baka siya makatulog sa kanyang pagkakaupo at abuti ng liwanag sa daan. At naisip niyang galit na ang kanyang asawa. Inaandar na niya ang kanyang motorsiklo. Marahan lamang ang kanyang pagpapatakbo para hindi siya mabangga o maaksidente. Dahil maaga pa noon, napakatahimik ng daan at walang madidinig kundi mga huni ng kuliglig. Nanunuot sa kanyang jacket ang malamig na simoy ng hangin. Nang siya ay mapadaan sa tulay na kilala sa kanilang lugar na may nagmumulto, kinalabutan siya at pumito-pito pa upang libangin ang kanyang sarili. Ngunit pagbaba niya ng tulay sa di kalayuan, may nakita siyang puno ng akasya na tila may nakasabit na telang puti na parabang damit na pantulog. Nang malapit na siya sa puno, nagulat siya sa kanyang nakita. Isang babaeng nakibigti sa puno ang bumulaga sa kanya. Sa takot ay binilisan niya ang pagpapatakbo sa kanyang motorsiklo. Ngunit hindi pa siya nakakalayo, naramdaman niyang parang may mabigat na umangkas sa kanyang motor. Ayaw niya sanang tingnan ang nasa likod niya, ngunit nakaramdam siya ng mainit na hininga sa kanyang batok. Hindi sinasadyang napatingin siya sa kanyang side mirror at tuon niya nakita ang babaeng angkas niya. Maputi ang mukha at manlilisik ang mga mata nito. At doon na siya nawala ng malay dahil sa pagkasemplang ng kanyang motorsiklo. Uwian na galing sa trabaho sa isang mall ang magkaibigan sina Joy at Danica. Magkaiba ng probinsya ang dalawa at nagkakilala lamang sa trabahong pinapasukan. Dahil nagtitipid, naisipan nilang mangupahan sa isang lumang apartment malapit sa kanilang trabaho. Nang araw na iyon, nagpaalam si Danica kay Joy na may lakad siya kasama ang mga dating kaibigan at nagpaalam na hindi muna siya matutulog sa apartment. Takot mang mag-isa sa apartment, ngunit walang nagawa si Joy kundi ang pumayag. Pagkakain ng hapunan, nanood muna ng TV si Joy habang nagpapaantok. Paminsan-minsan ay nagchat-chat sila ni Danica kung kaya't hindi pa gaano nakakaramdam ng antok si Joy. Inabot siya ng alas 12 ng hating gabi sa panonood. Nang makadama ng antok, inayos na ni Joy ang higaan at saka siya nahiga at natulog. Alas 3 ng madaling araw nang maalimpungatan si Joy, umuwi pala si Danica. Nakatalikod ito sa kanya. Marahil ay lasing kaya't mahimbing ang pagkakatulog nito, naisip niya. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Nagulat siya nang makitang si Danica ang tumatawag. Mas lalo pa siyang nasindak nang sabihin ni Danica na uuwi siya dahil ayaw na niyang makitulog sa kaibigan niya. Takot na takot niyang sinabi kay Danica na may babaeng nakahiga sa tabi niya. Pagharap niya sa kama upang tingnan ang babae kung nakahiga pa rin, hinimatay siya sa takot nang makita ang babaeng nakaharap sa kanya na puting-puti ang mukha, kulay itim ang mga mata nito na may maliit na bilog na kulay puti. Sa pagod ng paglilipat ng mga gamit sa apartment na nilipatan ng magkakapatid na Ray, Anna at ang bunsong si Marie,
Nakatulog silang tatlo sa bago nilang nilipatan malapit sa university na papasukan ng magkapatid na Ana at Marie. Pinilit nilang lumuwas ng Maynila upang dito ituloy ang kolehiyo, matapos matanggap sa trabaho si Ray na mas malaki ang sweldo. Naalimpungatan si Marie na makaramdam siya ng gutom. Tumayo siya at nagbukas ng ilaw dahil mag-aalas 7 na pala ng gabi at hindi pa sila naghahaponan. Naghanap ng makakain sa kusina si Marie, ngunit dahil sa pagod kanina, hindi na nila naisip mag-grocery. Nagpaalam siya sa kanyang kuya na lalabas lang siya sandali at bibili ng makakain nilang tatlo. Hindi na siya nagpasama sa kanyang ate Ana dahil tulog na tulog pa ito. Dahil nasa 5 palapag ang kwarto nila, kailangan niyang gumamit ng elevator. Pinindot niya ang buto ng elevator. Napansin niyang may kalumaan na ito. Kinakalawang na ang mga gilid nito. Malamlam ang ilaw sa pasilyo ng building, kung kaya't nakakaisip siya ng mga nakakatakot. Nagulat pa siya nang biglang bumukas ang elevator sa harap niya. Malangit-ngit ang pagbukas nito. Bagay na lalong nagbigay sa kanya ng dahilan para makaisip ng mga nakakatakot. Pilit niyang kinakalma ang sarili na huwag matakot. Bumukas ang elevator paglapag nito ng 4th floor, ngunit wala ni isa ang pumasok. Nag-umpisa na siyang kilabutan. Alam niyang may iba na siyang kasama sa loob nito. Halos hindi na siya makahinga sa takot nang maramdaman niya ang mainit na hininga sa kanyang batok. Nanalangin siya na sana'y magbukas na ang elevator. Ngunit bago pa man bumukas ang elevator, laking gulat niya nang makita sa kanyang harapan ang babaeng nakaputi na may laslas sa kanyang mukha. Halos panawan siya ng ulirat nang bumukas ang elevator at dali-dali siyang lumabas. Huwag pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hit the notification bell para updated ka sa mga susunod kong uploads. Hanggang sa susunod na episode ng Pure Pinoy.